Dahil hindi naman daw niya direktang nakakausap si Senator Juan Ponce Enrile, hindi tiyak ni Ruby Tuason kung may alam ba si Senator Juan Ponce Enrile sa umano'y pagbibigay niya ng kickback sa dati nitong Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes. Kaugnay naman sa Malampaya Fund, si Attorney Jess Santos daw na dating abogado ni dating First Gentleman Mike Arroyo ang kumukuha ng kickback mula sa kanyang bahay pero hindi rin niya alam kung kanino ito napupunta. May news to go si Mav Gonzalez. Hindi tulad ng kay Senador Jinggoy Estrada, ang umano'y kickback ni Senador Juan Ponce Enrile na mula rin daw kay Janet Lim Napoles, iniabot naman ni Ruby Tuason sa Chief of Staff ng Senador na si Attorney Gigi Reyes. She would pick it up from my house. When we were in restaurants, if let's say we were in the may Serendra, let's say. Serendra, So my car, I would go down. I mean, you would enter the driveway, I'd go down. And if her driver is standing there, it would be handed to him. It would be handed to him, yeah. The driver. Yes. Of Attorney Reyes. Of Attorney Reyes. Hindi raw sigurado si Tuason kung alam ni Enrile na nagbibigay siya ng kickback kay Reyes, pero dalawang beses daw dumaan si Enrile sa pulong nila ni Reyes. At nang magkakilala na raw si Napoles at Reyes, tumigil na raw ang pamamagitan ni Tuason sa dalawa. Siguro ko naman meron siyang inkling. And I can only presume. You presume na alam niya? Yes, sir. Sinikap naming kunan ng pahayag si Senador Juan Ponce Enrile, pero sabi ng kanyang media relations officer, hindi muna siya magbibigay ng pahayag. Pero nauna nang itinanggi ni Enrile na nakipag-transaction siya kay Tuason. Kaugnay naman sa Malampaya Fund na inilagak sa mga NGO ni Napoles noong Administrasyong Arroyo, ang dating abogado ni dating First Gentleman Mike Arroyo na si Attorney Jess Santos Umano ang kumukuha ng kickback mula sa bahay ni Tuason. Pero hindi raw tiyak kung kanino ito napupunta at hindi rin daw siya ang contact ni Santos kundi ang kanyang yumaong kapatid. When the money would be delivered or when he would pick it up and it would be who would pick it up? My brother. Would you know who it is intended for? The kickbacks? No. Well, he would call, I presume, Attorney Santos, he would call. And not long after, meron nang dadating doon para mag-pick up. Nauna nang itinanggi ni Santos ang paratang ni Tuason. Wala pang reaksyon si Attorney Arroyo na pinsang buo ng mister ni Tuason na si yumaong Philippine Olympic Committee Chairman Butch Tuason. Si Butch daw ang nagpakilala kay Tuason kay Napoles, pero naghiwalay na raw ang mag-asawa bago pumanaw ang mister. Sa paglahad ni Tuason ng kanyang mga nalalaman, umaasa siyang maaaprubahan bilang state witness na kung mangyari, ikababawi ng kanyang kaso. If I would not get anything like that and I were to go to jail, I pray to the Lord that He take me. Huwag naman sana ako. It's okay. I'd rather die. Mav Gonzalez, GMA News.